Sa pagdaan ng magkasunod na bagyo, tila bahagyang nahubaran ang bahagi ng Manila Bay na tinambakan ng tunay-tuniladang dinurog na dolomite. May mga bahagi na tila nilamon na ng burak o itim na buhangin ang ipinatong na dolomite. Ang ilang araw din na hinangaan ng Manila Bay White Sand Beach ay nagpapataas na ng mga kilay ngayon. Inihirit na ni Senator Francis Pangilinan na maimbestigahan sa Senado ang Manila Bay Nourishment Project at inihain niya ang Senate Resolution No. 565 para masilip ng mga kinaukulang komite sa Senado ang proyekto. Bukod sa sagot sa kanyang katanungan, nais din ng senador malaman kung talagang ligtas sa kalusugan ng tao at sa kalikasan ang naturang proyekto. Aksaya lang daw ng pera ang proyekto at mas napakinabangan kung iniambag na lang sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic o ibinigay sa DepEd para sa ikinakasang blended learning system sa new normal education ngayon. Nagkakahalaga ng kabuuang 389 milyon pesos ang proyekto na ang layon ay magkaroon pa ng kaaya-ayang tanawin sa Manila Bay bukod ang pamusong Manila Bay Sunset. Nagmatigas ang DENR. Pinag-aralan daw ng mga eksperto ang proyekto kaya't hindi tila aanurin ang ginastang pondo ng bayan. Dagdag naman ni Pangilinan, layon din ang kanyang resolusyon na maimbestigahan ang mga posibleng naging pagkukulang ng mga opisyal na may kinalaman sa proyekto. Duda ng senador, maaring may mga naging paglabag sa ilang batas. Huwag din daw dapat kalimutan, sabi pa ni Pangilinan, anilik ang problema ng ginawang pagmimina ng dolomite sa Alcoy, Cebu, na ikinawasak ng coral reefs at pagkawala ng tirahan ng mga nanganganib ng yaman dagat. Pagdidiin nito, halata naman na sa malalakas na hampas ng mga alon ay tila unti-unting nilalamon ang 28 million pesos na halaga ng mga dinurog na puting bato. At dahil taon-taon ay may mga bagyo na rumaragasa sa bansa, hindi imposible na ang white sand ay mabura. John Scosio, Radyo Inquirer, 990, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.